can think of all the times you told me not to touch the light. I never thought that you would be the one. I couldn't read. 1 year ago, nagpropose siya sa akin. So, akala ko everything will be smooth. Yan. So, isang taon kami nag-prepare. Tapos, bigla na lang nagkaroon ng COVID-19 and talagang na siya kami, tumigil yung preparation. And also, ang daming mga side comments na huwag nyo na lang ituloy, next year nyo na lang ituloy yan kasi may COVID pa eh. So baka magkahawaan, ganito, ganyan. Leaves will soon grow from the boundness of trees and all will be alright. Sobrang hirap mag-adjust pag pandemic kasi alam mo yun, parang prepared na sana, tapos biglang may nangyayaring ECQ, GCQ, etc. etc. Ang daming nagpayo na next year na lang pagtapos ng pandemic. Kaso ang problema, ang tanong doon, kailan matatapos yung pandemic? We never know, di ba? So, ang tanging alam lang namin is gusto na namin makasama ang isa't isa habang buhay. Ayun, talagang na-prove namin sa isa't isa na in the midst of pandemic, talagang we will, parang pipili namin yung isa't isa. Try as hard as yung pinlano nyo at saka yung mga na-imagine nyo since last year, hindi yun yung nangyari ngayon. Nakaabot na kayo sa plan B, E, F? F? Hindi ko na alam kung hanggang ilang plan na kayo nakaabot. Pero I admire both of you kasi hindi nawala yung desire niyo talaga na papakasal kami no matter what. Kahit may pandemic, itutuloy namin ngayon. Gusto na namin talaga ngayon na. Things does not always go according to what we planned or imagined. But always remember na yung ngayon, ito yung best at yung plan ni God para sa inyong dalawa. As long as the leaves will soon grow from the banners of trees, you know we'll be sigurado akong mahal mo ako dahil bukod sa mama ko sa akin dito is 10. Yan. Ikaw lang ang hindi nagsasabang magsabing ang gwapo-gwapo ko. Wala man akong naging tatay na naging modelo para mahalin si mama. Pinapangako ko sa iyo na mamahalin kita ng tapat at tatanda ng magkasama. Hindi ako magsasawang ipag-nebulizer ka. O kaya dahil sa ospital kung hihintay. Hindi ko ipagsasawaing patawanin ka sa ting pinutuyo ka. Mag-iipon ako ng jokes, huwag lang makitang nakasimangot ka. Hindi rin ang magsasawang ipag-drive ka. Kahit umulan, kahit maaraw. Kahit ang itim-itim ko na mag-drive lang ng motor. Basta alam kong safe kong makaka-uwi ng bahay. I thank God na ikaw ang binigay niya sa akin. At alam kong magiging mapalad pa tayo sa mga magiging anak natin. I cannot promise you a smooth and heaven-like relationship. Hindi ko may papangako, hindi tayo mag-aaway. But I believe that at the end of the day, God will remind us how much we love each other. I love you, Larnie Jen Aquino, that even in the midst of pandemic, I still trust in Larnie. Oh, to love God, leading you down the road. Nangangako ako na magiging
nagagawa mo ako. Hindi ka na mag-iisa. I will be your sympathy ko. Dahil na sa pagkagawa sa iyong tama. Pwede mo ako sandalan kapag pagod ka na. Pwede mo ako iyakan pag hindi mo nakaya. Aalagaan kita. Yayakapin pag nilalamig ka. Hindi kita iiwan kapag nagkasakit ka. Araw-araw ka itang pipiliin. Araw-araw ka itang ipapanalangin. Araw-araw ka itang mamahalin. At araw-araw ka itang pagkitin sa mga ko. Happy 3rd year anniversary. Love you. Kabila ng naging pandemic, sa kabila ng lahat ng nangyari, naiyak ako. Sobrang saya ko na natuloy itong kasal natin. Ang dami naging problema pero pinili natin ito. Okay na yun.